Hi, good morning. Allow me to share with you a passage of scripture na aking personal devotion for today na hango sa Isaiah chapter 9 verses 2 to 6. Let me read. The people who walk in darkness will see great light. Those who live in a dark land, the light will shine on them. You shall multiply the nation, you shall increase their gladness. They will be glad in your presence as with the gladness of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you shall break the yoke of their burden and the staff on their shoulders, the rod of their oppressor as at the battle of Midian. For every boot of the booted, a warrior in the battle tumult, and cloak rolled in blood will be burning fuel for the fire. For a child will be born to us, a son will be given to us, and a government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. May the Lord bless the reading of His Word. So what can we see here? Ako napansin ko ay yung pinaka sentro ng talatang binasa ay yung description kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos. No? Dito pinakita sa atin, sabi nga, Wonderful Counselor. Ibig sabihin nun, siya yung Panginoon na pinagmumulan ng magandang counsel, no? Ng pinagmulan ng wisdom, ika nga. No? And then dinugtungan pa ng Mighty God. Ibig sabihin nun, napaka makapangyarihan. Pag sinabi nating Mighty God, talagang wala siyang katulad, no? Wala siyang kapantay. Ano din dito na nakita ko napakaganda rin ay yung kanyang pagbanggit patungkol doon sa Eternal Father, Prince of Peace. No? Eternal Father, Prince of Peace. Ibig sabihin noon, through all eternity, hindi siya nagbabago. He is the God, the same yesterday, today, and forever. And then, ang higit sa lahat, in all of this description of who God is, yan ang dahilan kung bakit meron na tayong tinatawag na kapayapaan sa ating mga puso. Kaya kaibigan, anuman ang iyong mga pinagdaraanan sa ngayon, anuman ang mga struggles mo, anuman ang mga pagsubok na maari mong pinagdaraanan sa ngayon, tayo ay makakaasa kapag tayo lumapit sa Diyos, tayo ay nanikluhod, tayo ay nanalangin. Kasi ang Panginoon is He's just a prayer away, no? Pagka tayo nanalangin at hinayaan natin yung kanyang kapangyarihan ang kumilos, tiyak yon, God will always be there to provide or answer for our needs. God is never delayed, He is always on time. Kailan po importante magkaroon tayo ng pagtitiwala sa kanya, no? Kasi lahat ng description na banggit kanina ay patunay kung sino yung Diyos na pinapanalanginan natin. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you Lord for the beautiful reminder you gave us for today. Salamat Panginoon na sa iyong salita, Panginoon, kahit na po kami ay dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok, kung minsan Panginoon, parang tila tingin namin wala nang pag-asa. Pero dahilan po sa inyong salita, kami po ay inyo pong inakay, kami po ay inyong minahal, at kami po ay binigyan niyo po ng pag-asa. Salamat po o Diyos. Dinadalangin namin ang lahat po ng nanonood ng video na ito na kayo po ang kumilis din po sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay amang banal, at hayaan mo lamang po na maranasan po nila ang dakilang pag-ibig habang sila po ay tumatahak sa anumang uri ng mga pagsubok sa buhay na ito. Salamat po, patuloy na ikaw aming pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.